Plus News Update. Sa ating mga balita, isang Pinay patay sa sunog sa Dubai. Pagdinig sa mga kaso ni Pastor Apollo Quibuloy, tiniyak na magiging patas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Abril. MWSS tiniyak na walang water interruption kasunod ng pagbabawas ng water pressure. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kabilang ang isang Pinay sa limang nasawi sa nangyaring sunog sa Sharjah Tower, isang residential building sa Dubai, UAE. Sa ulat ng mga otoridad, sinabing kasama rin ang mister ng Pinay sa 40 katao na nasaktan sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na suffocation ang ikinasawi ng mga biktima. May kabuuang 10 Pilipino ang nasaktan sa sunog na nasa pangangalaga ng Philippine Consulate sa Dubai. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging patas ang pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quibuloy. Sa isang ambush interview sa Bacolod City, iginiit ng Pangulo na walang dapat ikabahala ang pastor sa pakikialam ng United States sa kanyang mga kaso. Sa kabila nito, tinawag na tail wagging ng Pangulo ang mga kondisyon ni Quibuloy kapalit ng kanyang pagsuko sa mga otoridad. It seems to me a little bit tail-wagging the dog, you know, na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, kamusapin siya sa warrant of protection. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quibuloy. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring isakatuparan ang kondisyon ng nagtatagong pastor. Noong nakaraang linggo, nang humiling si Quibuloy ng written assurance mula sa kalihim at sa Pangulo na nagagarantiyang hindi makikialam ang US sa kanyang sexual abuse at child abuse charges sa Pilipinas. Inanunsyo ng Meralco ang halos pisong bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril. Sa anunsyo ng kumpanya, 0.9879 per kilowatt hour ang tapyas sa April electricity rate dahil sa pagbaba ng generation at transmission charges. Dahil dito, papatak ng 10 pesos and 95.18 centavos per kilowatt hour ang magiging singil ngayong buwan. Ibig sabihin, para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, papatak ng 198 pesos ang mababawas sa kanilang electricity bill. Samantala, muling siniguro ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na mayroon pa ring dadaloy na tubig sa mga kabahayan. Ito'y matapos simula ng pagbabawas ng pressure ng tubig sa coverage areas nito tuwing 10 PM hanggang 4 AM dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Hindi man mawawala ng tubig, ayon sa MWSS ay asahan na mas mahina ang tulo sa gripo ng mga nasabing oras. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.